mapagpalang gabi po sa bawat isa. At pabati po sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kumusta po? I pray na lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan. And thank you so much for being with me tonight para pagsalusaluhan po natin ang salita ng Diyos sa gabi ito. Patuloy po sa topic natin for this month about freedom from comfort. So, na matatagpuan po natin yan, 2 Thessalonians chapter 3, verse 9 to 13. So, basahin ko po sa Tagalog yung pong ating main verse. Verse 9. Ginawa natin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nakasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. So, ulitin ko po, huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. So, huwag daw po tayo manghihimasok sa buhay ng may buhay. Amen? Ang pakialaman po natin yung ating sariling buhay at kung anong uri na ng buhay meron tayo sa harapan ng ating Diyos. So, tuloy po tayo, verse 12. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, naigpit namin pinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. So, maayos daw po tayo. Amen? Magpakasipag, maghanap buhay. Amen? Verse 13, mga kapatid, huwag kayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. Amen? So, to God be the glory, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa napakagandang mensahe niyo po sa amin na inihanda sa gabing ito. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin upang muli kami kapag-aral ng inyong salita. Upang lalihigit ka namin makilala at lumalim kami pang itumibay sa aming pananampalataya. Lord, make us worthy. Give us power of your heart. Maging bukas kami, Panginoon, sa bawat aral na ibigay po sa amin sa gabing ito. Labay, patnubay, panguna na imbinal na Espiritu ang aming giling at tagumpay ng gawain ito ang aming giling sa iyo. Kasi marim nga po, Panginoon, anumang balakid, anumang hadlang, Panginoon, and any unbelief, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Tulungan niyo po kami na pakanamnamin namin ang salita mo. Lagay po, itanim niyo po ito sa aming mga puso. Tulungan niyo po kami na ma-apply namin ito sa pang-araw-araw na yung pamamagitan. Salamat po, tagumpay ng gawain ito, ang aming hiling sa inyo. Ito po ang dalangin sa pangalan ay Panginoong Jesus. Amen. To God be the glory. So, freedom from comfort zone. So, kumusta na po tayo mga kapatid? Lumaya na po ba tayo? O ayaw pa rin po nating umalis sa ating comfort zone? At kung matatandaan niyo po, isa po sa nabanggit on the preaching last Sunday na sabi doon, our comfort zone will be a danger zone. Totoo po yun. Amen? Kasi nabanggit doon yung nangyari kay Haring David. Diba? Nasalip na sumama siya dun sa kanyang mga kawal sa pakikipaglaban na natili siya sa kanyang palasyo. Diba? Enjoy niya yung kanyang palasyo. So, dahil doon, nahulog siya sa pagkakasala. Yun. So, message na kung ano yung mensahe na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Pag may pinapagawa si Lord, gawin natin. Sumunod tayo. Let us live our comfort zone. Amen? Kasi yung comfort zone, sa totoo lang po, isang malaking hadlang po yan. Base din po sa ating binasa, huwag daw tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Amen? Maghanap buhay tayo. Huwag tayo maging palaasa. Amen? So, kasi comfort zone po kasi yun eh. Yung hindi natin paglabas, hindi pagkatrabaho dahil baka mahirapan tayo. Diba? So, ayaw ni Lord na wala tayong ginagawa. Ayaw ni Lord na nananatili lang tayo na nagpapakasarap sa loob ng tahanan natin. Hindi tayo kumikilos, hindi tayo gumagalaw. Samantalang napakarami pong gagawin. Amen? Lalo higit sa ministeryo ng Panginoon. Sabi ni Lord, the harvest is plenty, but the laborers are few.
So, nawa isa tayo sa maisend ng Panginoon. Amen. Huwag tayong manatili sa comfort zone. Na isa tayo, maging willing tayo na maisend ng Panginoon in His harvest. So, ngayong gabi po, our topic for tonight na under pa rin po siya ng freedom from comfort zone is entitled, His Will, Not Our Will. Sa Tagalog po, ang kanyang kalooban at hindi ang ating kalooban. Naisin ng Diyos, hindi ang naisin natin. Na ginamit ko pong yung text ay matatagpuan po sa Luke 12:16 to 21. Pero bago po natin basahin yan, pansinin po muna natin itong dalawang question. Sabi dyan, what are you doing now? Ano na ba yung ginagawa mo ngayon? Ano ba yung pinagkakaabalahan mo ngayon? So, is it His will or your will? So, yung po bang pinagkakaabalahan natin ngayon? Pinagbubuhusan natin ng mahabang oras, ng panahon, ng ating lakas? Yan po ba yung kalooban ng Panginoon? O, yan lang yung nais natin na gawin. Yan yung kalooban natin. Amen? So, pangalawa po, what will you do if you know that this day will be your last day in your life? So, ano yung gagawin mo kung alam mo na ito na yung huling araw mo dito sa mundo? Ito na yung huling araw na mabubuhay ka dito sa mundo. So, ano na yung gagawin mo? Diba? So, isip-isip po tayo. Ano na kayang gagawin natin? Will we stay on our comfort zone para magbukmok? Or we will go out upang gawin kung ano yung mas mabuti. Kasi sabi niya sa binasa natin, di ba, 2 Thessalonians, huwag daw tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. At ano yung mabuting gawin? Ito ay ang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Gawin kung ano yung kalooban ng Diyos, gawin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Amen? So, basahin po natin yung second, Luke chapter 12, verse 16 to 21. Sa ESV version po, sabi dyan, and he told them a parable saying, the land of a rich man produced plentifully. And he thought to himself, what shall I do? Ano daw yung kanyang gagawin? For I have nowhere to store my crops. And he said, I will do this. Yan, ito ang gagawin ko. So, minsan, ganun po ba tayo? Ah, okay na ako. Maganda ng trabaho ko, may mataas na akong sweldo, so ito na lang yung gagawin ko. Just like the rich man, sinasabi dito, ano sabi niya? I will tear down my barns and build large ones, and there I will store all my grains and my goods. And I will say to my soul, di ba? Soul, you have ample goods laid up for many years. Yan, ito sasabihin niya sa kanyang sarili, relax, eat, drink, be merry. Wow. Diba? Minsan ganyan tayo eh. Uy, okay na ako. Papakasaya na lang ako. Diba? Kakain, iinom, magre-relax, diba? Kasi you have plenty. You have enough. Well-supported na, diba? So, magre-relax ka na lang, kakain, iinom, papakaligaya sa buhay. So, yun yung sinabi ng rich man sa kanyang sarili. Verse 20, kaya lang, itong sabi ng Panginoon, but God said to him, fool, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be? So, is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. No, parang nakakalungkot. Diba? Parang plano niya sa kanyang sarili, magre-relax siya, kakain, iinom, magpapakaligaya. Kaya lang, hindi niya alam, yun na pala yung huling araw niya na siya'y nabubuhay. Will he enjoy everything that he has? Diba? Kasi yun ang gusto niyang gawin. Ito yung, sabi niya, ito yung gagawin ko. Dahil marami akong harvest, diba? Magpapagawa ako ng mas malalaking kamalig. O, diba? Kamalig. Papagawa ko ng mga malaking warehouse. Ayan, para medyo social naman. Diba? Na pwede niyang paglagyan, na paglalagyan niya ng malaking niyang kayamanan, marami niyang ani. And after that, papakaligaya na lang, magre-relax,
iinom. Di ba? Kaya lang, nakakalungkot, sabi ng Panginoon, this night, your soul is required of you. And the things you have prepared. Whose will they be? Yan. So, kukunin na yung buhay mo. Kanino mapupunta? Itong mga pinagpagalan mo, itong mga pinag-ipunan mo. So is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Amen? Kaya nga po yung dalawang question natin kanina eh. Ano na ba yung ginagawa mo ngayon? Yan ba yung kalooban ng Diyos? O yan lang yung kagustuhan mo? Pangalawa, ano yung gagawin mo kung alam mong yun na yung, ito na yung huling araw mo dito sa mundo? Diba? Just like the rich man, sinasabi po dito na magpapakaligaya siya, he will enjoy kung ano yung meron siya. Kaya lang, magagawa pa ba niyang ma-enjoy yun? Kung yun na yung huling araw niya at kukunin na yung kanyang buhay. Sabi ng Panginoon, kanino mapapupunta yun? Diba? So, mga kapatid, pag-isipan po natin. Kaya nga po, freedom from comfort zone. Minsan kasi, yung tinatangkilik natin sa buhay, diba, that is our comfort zone. Magandang trabaho natin, high salaries, comfort zone natin yun. Diba? Even our gadgets, comfort zone po natin yan. Amen? Kung alam mong, yun na yung, ito na yung last day natin, magpapakasubsob pa rin po ba tayo sa mga bagay na yon? Diba? So, sabi nga ni Lord, be wise. Amen? So, comfort zone. Sa akin po, ito po yung dun po sa message na in-insist ni Lord sa puso ko about being free from comfort zone. Sabi dito, being free from comfort zone is by leaving childishness and the old way of life. And giving up self-will in order to live for God's will and face new challenges. Amen? So, yung paglaya daw po dun sa comfort zone, ito yung pag-iwan na dun sa ating mga childishness o yung mga kaisipan o ugali ng pagiging bata. Bakit pagiging bata? Diba kasi tayo, alam natin na yung buhay ng pagiging bata is a very comfort zone. Hindi po ba? You are well provided by your parents. Inaasikaso ka, binibihisan, inaalagaan. So, very comforting po talaga yun. And that is our comfort zone. And being free from comfort zone, kailangan nating iwan na yun. Kasi hindi naman tayo nanatiling bata eh. Hindi po ba? At iiwan na rin natin yung ating old way of life. Ano yung old way of life na kailangan nating iwan? Sabi sa 2 Thessalonians, diba? Kailangan natin maghanap buhay. Gumawa ng mabuti. Amen? At ang isang bata, hindi pa siya pwede maghanap buhay. Di po ba? So, ibig sabihin, sa pag-iwan natin on our childishness and all the way of life, so, iiwan natin bagay, iiwan natin yung mga bagay na parang hindi na angkop. Hindi para, tagang hindi na angkop. Di ba? So, mga pinapagawa sa atin ng Panginoon, kailangan doon tayo nakapokus. Iwan yung dating buhay na mga comfort zone natin. Na yung sarili natin na susunod, hindi yung kalooban ng Panginoon. And giving up self-will in order to live for God's will. And face new challenges. Amen? Being free from comfort zone is facing another challenge. Amen? Bakit facing another challenge? Kasi hindi yun yung nakasanayan mong buhay. Amen? So, panibago na ulit pakikibaka, panibago na ulit na mga kakaharapin, pagsubok, challenges in our life. So, yun po yung being free from comfort zone. Kailangang iwan yung childishness, yung old way of our life, giving up our self-will at mamumuhay na tayo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen? And facing new challenges. So, paano po ba natin to gagawin? So,
Since our title is His Will, not Our Will, so kinuha ko po yung His Will. Kung paano po tayo magiging free from comfort zone. Unang-una, hatch. So, sitlog po yan, di mo ba? Na kailangan maipanganak o be hatch o maipangitlog, parang ganon. So, we have to be born is, we need to be born spiritually. So, being hatched spiritually, so kailangan nating maipanganak spiritually. Pangalawa, incubated. So, ito po yung time na we are being in quarantine. So, ano ba yung ginagawa doon? Kagaya ng yung sa itlog, di po ba? After niyang ma-hatch, so, kailangan siya ma-incubate. Para, yun yung process. Para ma-develop yung itlog into a chick. Di ba? Para po siya ma-develop para maging isang sisew. So, ganun din po tayo. Pangatlo, S, step out. So, getting out from our shell because it will be rotten and destroyed. So, yung stepping out, aalis na tayo dun sa shell. Yung shell, yun yung ating comfort zone. Di po ba? Yung sa itlog, yung kung shell niya, yung covering niya. Yung comfort zone niya, yung protection niya para hindi siya magalaw dun sa loob. Pang-apat, work. W for work. Do what God wants you to do. So, I, independent. So, dapat yung pag-iwan sa childishness and old way of life, it will it is being independent. Di po ba? Yung grown and matured but dependent on God. Next, L, level up your faith. So, dapat lumalago tayo sa ating pananampalataya. And next, another for L, live out your calling. So, His will, para po mabilis siyang tandaan, para tayo lumaya from our comfort zone, we need His will. Amen? So, tuloy po tayo. So, hatch, being born is spiritually. Sabi in John 3:3, sabi doon, in reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Amen? So, ibig sabihin, if you want to be free from your comfort zone, dapat may pagbabagong mangyari. Amen? So, sabi dyan, kailangan na tayo ay maipanganak na muli. Kaya nga, hatch. Diba? Maipanganak. We need to be born spiritually. Kasi pag tayo naipanganak na muli, doon po tayo nagkakaroon ng panibagong kaisipan. Amen? Nagkakaroon tayo ng panibagong damdamin. Nagkakaroon tayo ng damdaming makadiyos, isipang makadiyos. Amen? At mga naisi na makadiyos. So, doon po tayo dapat maipanganak. Yung ating old life, dapat mamatay po tayo doon para tayo maipanganak na muli. Upang mag-isang bagong nilalang sa nais at wangis ng ating Panginoon. We need to be born spiritually. Amen? So, sa John 3:3, so, hindi daw po natin makikita ang kaharian ng Diyos kung hindi po tayo maipapanganak. So, we need to be hatched spiritually. Amen? So, incubated. So, kailangan nating ma-incubate. So, sa incubate, the more time spent in your season of incubation, the greater the challenge in the deep and more the grace to overcome. So, ano po ba yung nangyayari pag yung isang Kristiyano ay nasa process of incubation? So, di ba, once na isang tao na ipanganak na muli o na born again, ang susunod na process po doon, kailangan para maging tunay na, para maging isang karapat dapat siya na tagasunod ng Panginoon, may process na kailangan pagdaanan. At yun yung incubation period. And during the incubation period na isang Kristiyano, andun po na yung tuturuan siya na magbasa ng Bible, pananalangin, devotions, di po ba? So, dun siya tuturuan. Sabi dyan, the Bible says to everything, there is a season and a time to every purpose under heaven.
So, lahat ng bagay may kanya-kanyang panahon. Amen? At once na isang tao na ipanganak na muli, so after nun, hindi po hihinto doon. So, may process, may kailangan na gawin para mag-matured ang isang Kristiyano. And that is this incubation period. So, incubation is the process by which we are being taught, disciples, and trained to be like Christ. Amen? So, even Paul, di po ba? Talagang matinding discipline, discipleship, yung pinagdaanan niya para maging isang mabuting disipulo siya ng Panginoon. Not only Paul, even all of his disciples. So, kailangan natin ito yung mga process na ito na kailangan nating pagdaanan for us to be matured at maging mabuting lingkod ng ating Panginoon. Amen? So, pagkatapos na may panganak na muli, ang sunod na process, we need to be incubated. Amen? So, steps po yan para po tayo lumaya from our comfort zone. Pangalawa, step out. Yan. So, dahil naturuan na tayo, na-trained na tayo, na-disciples na tayo, so ito naman yung time na we need to get out. Diba? We need to step out. So, get out from your shell because it will be rotten and destroy. So, ano ba yung mga nagsisilbing shell natin? Ba? So, that is our old way of life. Yung mga bagay na nakasanayan na natin gawin o anything that we have. Ba? So, kailangan po nating lumabas doon. We need to step out. Amen? In 2 Corinthians chapter 5, verse 17, sabi dyan, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. So, ito po yung stepping out. Diba? Ito po yung living the old way of life na sinasabi. Nalalabas na tayo dun sa ating shell. Kasi na-process na tayo, na-incubate na tayo. Diba? And during incubation period, dun isa-isang tinatanggal yung ating old life. Yung ating mga pag-uugali na hindi maganda. Diba? So, dun po lahat yun. During incubation period. And after the incubation period, ito yung pag-step out na natin. Amen? So, yung paglabas natin dun sa shell, we are now a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Di ba, pansin nyo po, di ba, nagsimula sa itlog. After ng itlog, may incubation period. Di po ba? Then, after incubation, yung shell, magkakrak, lalabas yung magandang-magandang sisiw. Di po ba? At ganun po tayo. Amen? Na pag pinanganak tayo, muli sa espiritu, na born again po tayo, at napagdaanan po natin yung mga process ng pagtutuwid sa atin ng Diyos, yung pagdi-disciple sa atin, pagdi-train sa atin, talagang bagong nila lang po talaga ang makikita sa atin. Amen? Makikita sa atin bunga ng salita ng Diyos. Kaya nga, the new has come. The old has passed away. At ito, lumalabas yung bago. Amen? Nakikita sa ating bagong pagkatao. At ito po ito sa process of being free from our comfort zone. Amen? So, umpisa mahirap po talaga kasi iiwan mo talaga eh. Yung mga bagay na mga nakasanayan mo, yung mga bagay na gustong-gusto mo na alam mo na hindi yun ang kalooban ng Diyos, hindi yung nais ng Diyos. Dahil ang nais ng Diyos, lumago tayo, mag-mature tayo, nais ni Lord na maging kawangis niya tayo. Kaya merong mga bagay talaga na aalisin sa atin ng Panginoon. Amen? Para makita sa atin yung new creation. Creation, makikita doon yung image ng ating Panginoong Jesus. So, after stepping out, we need to work. O, ayan na. Hindi po ba? Napagdaanan natin yung tatlong bagay. Yung tatlong process na naipanganak na tayong muli. Pangalawa, incubate na tayo. Pangatlo, lumabas na tayo dun sa ating shells. Diba? Nakalaya na tayo from our comfort zone. Ito naman po yung time that we need to work. Amen? Do what God wants you to do. Kasi yung pong dun sa incubation, yun yung process na inihahanda tayo eh.
sa panibagong buhay na nais ng Diyos para sa bawat sa atin. Kaya bakit kailangan natin dumaan sa incubation process? Bakit natin kailangan to step out? Kasi ito, merong pinapagawa, may ipapagawa sa atin ng Panginoon. Amen? We need to do what God wants us to do. In 1 Peter chapter 4, verse 1 to 3, sabi dyan, therefore, since Christ suffered in His body, arm yourselves also with the same attitude. Because He who has suffered in His body is done with sin. As a result, He does not live the rest of His earthly life for evil human desires, but rather for the will of God. Amen? So, anong sabi po dyan? Talagang yung pag-stay ni Lord dito sa mundo, hindi niya ginugol dun sa mga bagay na alam niya na hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Ha? He live in this world, but he did not live with the world. Ano pong ibig sabihin nun? Na bagamat nabuhay siya dito sa mundo, pero hindi siya nakipamuhay. Diba? Kung ano yung buhay na nandito sa mundo. Wala po siyang sinayang na oras, wala siyang sinayang na panahon. Make sure na habang nandito siya sa mundo, ma-accomplish niya yung mga bagay na ipinapagawa sa kanya ng Ama. Magawa niya kung ano yung main reason bakit siya isinugo ng Ama dito sa lupa. Amen? So, ito po yung we need to work. Amen? Gawin kung yung nais ng Panginoon. Gayahin po natin si Lord. Gayahin natin si Jesus. Na habang nandito siya sa lupa, wala po siyang sinayang na panahon. Amen? Ginawa niya yung mga bagay na pinapagawa sa kanya ng Ama. Next. So, we need to be independent. Amen? So, yung mga bata, hindi pa po independent yan. They need guidance, di po ba? Kailangan pa nila na mag-aalaga sa kanila, kailangan pa nila na mag-aakay sa kanila. Pero hello kapatid, hindi po natin kailangan manatiling bata. Amen? So, kailangan po nating mag-grow. We need to be grown and matured, but fully dependent on God. Amen? So, after those four process, ito yung time na siguro naman, tayo naman yung mag-akay. Tayo naman yung mag-guide sa mga bago. Tayo naman yung tumulong, umalalay para sa paglago ng mga bagong Kristiyano. Amen? Mag-akay na mga kalulong wala pa sa Panginoon. We need to be grown and matured. But, hindi porket ibig sabihin na matured na tayo in our faith, nag-grow na tayo, hindi na natin kailangan yung guidance from our Lord. No. Kailangan fully dependent pa rin po tayo sa Panginoon. Amen? So, never stop learning from His Word. Never stop reading the Bible. Never stop doing quiet time. Never stop doing devotions, sharing the Word of God. Kasi kailangan po natin yan. Diyan tayo kailangan magpakasipag. Kasi kailangan po natin yan sa ating buhay pananampalataya. Amen? Be mature in our faith na hindi po tayo mananatiling bata. Na kailangan laging akayin, laging i-push. Tayo naman po ang gumabay, umalalay, tumulong sa mahihina pa mga Kristiyano. Amen? In 1 Corinthians chapter 14 verse 20, sabi dyan, brothers, do not be children in your thinking. Be infants in evil, but in your thinking be matured. Amen? Kaya nga po, leaving the comfort zone. Di po ba? Kasi yung pag-step out, yung pag-work, yung being independent, yan. Pag-alis na po yan sa comfort zone. Amen? So, tagang kayo, may kailangan ka nang gawin. Kailangan mo nang kumilos para sa kapurihan ng ating Panginoong Jesus. But, sabi dyan, be infants in evil.
Amen. So, ano pong ibig sabihin nun? Dapat inosente ka. Paggawa ng masama. At dapat maging matured tayo on our thinking. Next, level up. Take your faith to the next level. Amen? So, dapat yung paggrupo natin continues. Hindi ibig sabihin, nakapag-disciple ka na, nakapag-cell group lead ka na, so, nakapag-lead ka na ng isang gawain, o nakapag-worship lead ka na, nakapag-turo ka na, hihinto ka na. No. Habang tayo nabubuhay po, God wants us to continuously grow. Let us take our faith to the next level. Amen? Para lalong gitpa nating maranasan yung kapangyarihan at yung kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus. Huwag po tayong mag-stay. Pag medyo okay na tayo on this level, so we need, kailangan natin mag-take ulit ng panibagong level, higher level. Pag na-reach na ulit natin yung higher level, then another higher level. Di po ba, huwag po tayo huminto. In Matthew 14:28-29, sabi dyan, and Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. He said, come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. So yung kwento po ito ay pagpapakita ng pag-level up. Bakit po pag-level up? Hindi po ba? Wala pa naman talagang tao na lumakad sa tubig. At imposible po yun. So, ibig sabihin, si Peter nag-level up ng kanyang pananampalataya. On that time, wag na po nating pansinin yung susunod na kwento. Dito po tayo mag-focus. Amen? Yung ginawa ni Pedro na paghakbang to the next level. Amen? Hindi po siya nanatili dun sa bangka kasi gusto niyang maranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Nakita niya na lumalakad sa tubig si Lord. Then, he looked unto Jesus. He made a request. Amen? Nasabi niya, Lord, if it is you, let me walk. Let me come unto you. Diba? Na lumakad din siya. Then, he stepped out from the boat and he walked on the water. Wow. So, siguro naman po, wala pang ibang nakagawa sa atin noon. Di po ba? Nalulubog po tayo. Pero, ito po isang pagpapakita ng, ang ibig ko pong, ang nakita ko po dito, yung paghakbang na hindi mo lang kung yung pwedeng mangyari. Di po ba? Pero dahil naniniwala ka sa Panginoon, nanampalataya ka sa Panginoon, sa paghakbang mo, may mararanasan kang kapangyarihan ng Diyos. At yun po yung naranasan ni Pedro. Naranasan niya ang kapangyarihan ng Panginoon. He able to walk on water. Unlike dun sa mga disciple na kasama niya dun sa boat, hindi nila naranasan yun. Kasi nanatili lang sila sa boat eh. At the same with us, na kapag tayo nanatili lang dun sa kanilalagyan natin, sayang yung mga kapangyarihan, yung mga miracles na pwede po nating maranasan sa Panginoon. Amen? Kung tayo hahakbang, kung tayo magle-level up ng ating pananampalataya. So, let us level up. Amen? Kapatid, let us take our faith to the next level. Huwag tayong masiyahan na ganito lang tayo. Amen? Kung nakapag-handle na tayo ng tatlo in a small group, so, aim for 4, for 5, for 6 people na may gagather mo. Amen? So, huwag tayong huminto. Let us continue to desire na mag-level up pa yung pananampalataya natin. Na mas makagawa pa tayo ng mga higit na dakilang bagay para sa ating Panginoon. So, level up. Next, live like Jesus. So, last na po ito. Live like Jesus. John 4:34. Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Bakit live like Jesus? Kasi wala po tayo ibang tutularan kundi ang Panginoon. Jesus lived His comfort zone. Amen? Alam po natin yan.
Ando siya sa heaven, nakaupo siya sa kanang trono ng Panginoon, ng kanang trono ng Ama. Anong ginawa niya? Bumaba siya dito sa lupa. Para lang po tayo abutin. Di po ba? Hari siya doon, sa kalangitan. Pero iniwan niya yun, yung kanyang trono. Bumaba siya dito sa lupa to be a servant of all. Diba po? Isang malaking halimbawa kung paano yung pag-iwan sa comfort zone. Pero bakit niya ginawa yun? Kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Sabi ni Lord, my food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Hindi po siya nagpakilagaya dito sa mundo. Amen? Sabi nga sa isang binasa nating text kanina, verse kanina, na habang nandito siya sa lupa, ang sabi ng Panginoon, He does not live the rest of His earthly life for evil human desires. At ano po ba yung mga human desires? Diba, yung magpakayaman, magpakasasa, diba, yung sa rich man? Anong gusto niyang gawin? Kumain, uminom, at magpakaligaya. Totoo lang po, yun din po ang gusto ng lahat ng tao. Kaya nga ayaw nilang umalis sa comfort zone eh. Gusto lang nilang mag-relax, di ba? Gusto lang ng mga tao na patuloy na kumain, uminom, at magpakasaya. To enjoy everything that they have. Kaya ayaw nilang umalis sa kanyang comfort zone. Pero ingat po tayo mga kapatid. Diba? Kasi yung comfort zone, pwede po yung gamitin ng kaaway para mahulog po tayo sa pagkakasala. At ang pananatili sa comfort zone, may tuturing na po nating isang pagkakasala. Why? Kasi hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ayaw ni Lord na nananatili tayo doon, pero dahil ayaw natin umalis doon, maligaya na tayo doon, kontento na tayo doon, hindi natin nagagawa kung pinapagawa ng Panginoon. At yung last po natin, ano ways how to be free from comfort zone is by living like Jesus. He lived not for His will, but He lived for the will of the Father. Kaya nga po yung title natin, yung subtitle natin, His will, not our will. Amen? Kasi yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon, it is being free from our comfort zone. Kasi may kailangan gawin. May pinapagawa ang Panginoon na kailangan natin gawin. Amen? Sabi ni Lord, lahat tayo magbibigay sulit sa Kanya. At sa pagharap natin sa Panginoon, kapatid, ano yung pagsusulit natin? Nagawa po ba natin, pinapagawa sa atin ng Diyos? Maging halimbawa po natin ang ating Panginoong Hesus. Ng pagkain niya ay gawin kung anong kalooban na nagsugo sa kanya. And to accomplish His work. Lahat po tayo may pinapagawa sa atin ng Diyos. Amen? Tayo ni Lord na manatili tayo na nasa ating mga comfort zone. Sabi nga dun sa 1-2 Thessalonians, magtrabaho at huwag magsawa sa paggawa ng mabuti. At ano yung mabuti na dapat nating ginagawa? To ay gawin kung anong kalooban ng ating Panginoong Hesus. Humayo, go into all the world and preach the gospel. Reach out for the lost soul. Evangelize. Make disciples. Amen? So, napakarami pong gagawin. So, kung alam natin na since wala naman po nakakalam sa atin kung hanggang saan o hanggang kailan lang talaga yung buhay natin dito sa mundo. Pero kung alam natin, ipagpalagay na lang po natin that this is our last days, ano yung gagawin natin? Mananatili po ba tayo sa ating comfort zone? Or lalabas tayo para gawin ko ano yung kalooban ng Panginoon upang sa pagharap natin sa ating Diyos, meron tayong ipagsusulit. Amen? Sasabihin sa atin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Amen? Salamat po sa Panginoong Jesus, and this will be our challenge for tonight. Live
your comfort zone and live like Jesus. In John 6:38, verse 40, for I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that I should lose nothing of all that he has given me, but raise it up on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in him should have eternal life, and I will raise him up on the last day. Amen. Sabi doon, live like Jesus. Gaano ba nagmalasakit at nagmahal sa atin ang Panginoong Jesus? Gaano, paano niya ginugol yung oras niya nung nandito siya sa lupa? Kapatid, paano ba natin ginugugol yung buhay natin dito sa mundo? Saan natin inalalaan yung oras, yung panahon, yung buhay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Let us live like Jesus, kung paano niya ginugol yung buhay niya nung nandito siya sa lupa. Sabi dyan, and this is the will of him who sent me, that I should lose nothing of all that he has given me. So kaya ganun na lang yung pag-iingat ni Lord doon sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga tinuturuan on the time that he is on earth. Na nandito siya sa mundo. Ba? Wala siyang sinayang na panahon. But, raise it up on the last day. Ganong pinahalagahan ni Lord yung salvation natin. Na ayaw ni Lord na merong isa man sa atin ang mapahamak. At nawa ito rin po yung maging saloobin natin. Magkaroon tayo ng concern, magkaroon tayo ng malasakit para sa iba. Madama natin yung habag na mayroon ang Panginoon sa atin. At maipadama din natin yung habag na yun sa iba. Let us leave our comfort zone. Let us follow Jesus. Let us do what He wants us to do. Habang may oras pa, habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa, habang tayo nandito pa sa mundo. Gamitin natin, spend natin yung ating buhay sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. Amen? So, salamat po sa Panginoon. Nawa na pagpala po tayo sa salita ng Diyos. Ingatan po natin to sa ating mga puso. Pamuhay po natin at ibahagi sa iba. Maraming salamat po. Tayo po lahat ay manalangin. Aming Diyos na dakila, salamat po sa mensahe mo. Salamat po na kayo po nagbibigay sa amin ng lakas, ng kakayahan. Kayo po nagbibigay sa amin lahat ng mabuting bagay. At Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. In the time na parang ayaw na po namin umalis sa aming mga comfort zone. Na dahil na-enjoy na po namin yung klase ng buhay na meron kami, o mga bagay na meron kami. At dahil sa mga bagay na yon, ayaw na namin kumilos. Ayaw na namin umabot na ibang kaluluwa. Ay na namin sumama sa mga gawain o magpakabisi man, Panginoon, sa mga gawain para sa iyo at sa pag-abot ng maraming tao para sa iyo. Father, forgive us sa lahat po ng mga pagkukulang. Tawarin mo rin po kami, Panginoon, for being selfish, O God, na inuuna lagi namin, Panginoon, yung mga bagay na pansarili namin, Panginoon, habang ayaw namin iwan, O Diyos, yung mga comfortable life, Lord, ayaw naming iwan, Panginoon. Yung mga bagay, O Diyos, na mga nagiging hadlang na sa pagsunod namin sa iyo. Tulungan mo po kayo makasunod sa iyo. Magawa namin kung anong nais mo. Lord, once again, sinusuko po namin sa iyo ang aming buhay. Make us, Father, a clean vessel, worthy to be filled and to be used by you. Salamat po, Panginoon. Tanim mo po sa aming mga puso, yung mga salita mo. Lagi niyo po ito yung paalala sa amin. Ito yung maging silbing gabay namin at inspirasyon sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging mabuting tagasunod mo. Lord, salamat po. Pagpalain niyo po lahat ng naabot na mensaheng ito. Anong po kalang kalagayan, I pray God,
Tulungan mo po sila. Nambukan ang mga pangangailangan that you supply all their needs. May ito man po ay kagalingan, kalakasang espiritual, physical man, Panginoon. Since you are a great Jehovah Jireh, I pray for your provision, Panginoon, para po sa pangangailangan ng bawat isa. Pati yung mga po pagpalain, or our pastors, leaders, workers of the church, at yung nalalapit, Panginoon, na mission, Panginoon, sa Quezon. Salamat po for your abundant provisions. Salamat po. Ihanda po ang mga lingkod mo na iyong ipapadala sa lugar na yon, Panginoon. Use everyone, Lord, channel for your blessing, Lord, sa mga madadatan po doon. Prepare the way, prepare the place, O God. Haligit, Panginoon, sa Pastor Larry, all of their members, O Lord, yung mga maaabot, yung mga anak, ngayon pa na ihanda mo na po ang puso ng bawat isa to receive you and to accept you as their Lord and Savior. Salamat po, tagumpay, Panginoon, na mission na yun ang aming hiling. Magandang panahon, Panginoon, na hindi po uulan upang hindi po magiging maputik yung daan. Maging mga sasakyan na gagamitin. Ngayon pa lang, Lord, i-condition mo na nga po, Panginoon. Salamat po dahil naniniwala po kami na sa bawat hakbang namin, Panginoon, paghakbang namin, kasama ka namin, O Diyos. Lagi mong isasama yung mga anak sa parada po ng tagumpay. Salamat po, Panginoong Jesus. Pag-isayin mo ang aming puso at isipan. Patuloy na kayong maluwalhati sa buhay po ng bawat isa. Build everything, God, that we have learned from you. Salamat po. Sa lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. To God be the glory. Maraming maraming salamat po. Magpalain po tayo ng ating Diyos.